Hello guys! Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang tatlong undervalued stocks na pwede nyo i-consider sa inyong investment. So kung isa kang long-term investor na mahilig sa value investing, sana makatulong sa iyo itong video na ito. So ang una po sa ating listahan, Converge ICT Solutions Inc, ang isa sa largest ISP or Internet Service Provider sa Pilipinas. So, if we check their financials, makikita natin na from 2018 to 2022, consistent na tumaas yung revenue at net income ng company. And for 2022, nagtala sila ng 33.7 billion pesos na revenue at 7.44 billion pesos na net income. So, they have 62.17% na 5-year average growth for their revenue, while 63.91% for their net income. So, for their equity, makikita natin na from 2018 to 2022, consistent itong tumaas. So, meaning, the company are invested more kahit sa gitna ng pandemic, which is good. And they have 80.38% na 5-year average growth. At para naman malaman natin kung meron bang strong financials ang company at kung kaya ba nilang bayaran yung kanilang short-term debt, kunin natin yung kanilang current ratio. Para makuha yun, kailangan lang nating i-divide yung current assets sa current liabilities. So, yung current ratio ng Converge ay 0.91. Para sa akin, yung good current ratio is between 1.2 to 2. So, meaning, hindi ganun ka-attractive yung current ratio ng company. Pero kung ikukumpara natin yung current ratio ng Converge sa other telco and ISP companies na listed sa PSE, yung 0.91 ay attractive na. At para naman sa debt to equity ratio ng company, para makuha yun, kailangan lang nating i-divide yung total debt sa total equity. So yung debt to equity ratio ng Converge ay 1.13. Based sa ating criteria, nasa typical companies ito. So by that, we can say na merong attractive debt to equity ratio ang Converge. So yung current EPS or earnings per share ng company ay 1.01, while yung kanilang PE ratio ay 11.60. So meaning, we are paying 11.60 pesos to earn 1 peso, na for me, is still attractive. So our computed intrinsic value for Converge is 21.69 pesos. Using the margin of safety na 30%, ang ating buy below price is 15.18 pesos. So sa computation natin ng intrinsic value ng Converge, medyo binabaan natin yung growth rate since binase din natin siya sa 2022 annual report. At hindi rin natin alam yung magiging epekto ng pagpasok ng mga new player sa telco and ISP industry sa Pilipinas, like Starlink or SpaceX, since possible na makaapekto ito sa operations ng Converge and other telco and ISP companies sa Pilipinas. So right now, yung current price ng Converge ay nasa 11.70 pesos. So based sa ating computation, still undervalued pa rin ang company. So next is Megaworld Corporation, isa sa largest property developer sa Pilipinas. So if we look their financials, makikita natin na from 2018 to 2019, tumaas yung revenue at net income ng company. Pero bumagsak ito noong 2020 dahil na rin sa COVID-19 pandemic, kung saan maraming establishment at buildings ang nagsara dahil na rin sa lockdown na ipinatupad ng ating government na naka-apekto rin sa operations ng Megaworld Corporation. But from 2020 to 2022, makikita natin na unti-unti ring naka-recover yung revenue at net income ng company na halos makabalik na sa pre-pandemic levels. So for their revenue, they have 3.86% na 5-year average growth, while 2.82% for their net income. At para naman sa equity ng company, kung mapapansin natin, from 2018 to 2022, consistent na tumaas yung equity ng company. So meaning, the company are invested more kahit sa gitna ng pandemic, which is good. And they have 6.32% na 5-year average growth. At para malaman din natin kung meron bang strong financials ang company at kung kaya ba nilang bayaran yung kanilang short-term debt, kunin natin yung kanilang current ratio. Para makuha yun, kailangan lang nating i-divide yung current assets sa current liabilities. So yung current ratio ng Megaworld Corporation ay 2.98. Para sa akin, yung good current ratio is between 1.2 to 2. So meaning, merong attractive current ratio ang Megaworld.
At para naman sa debt-to-equity ratio ng company, para makuha yun, kailangan lang nating i-divide yung total debt sa total equity. So yung debt-to-equity ratio ng Megaworld Corporation ay 0.40. Based sa ating criteria, nasa low risk ito. So by that, we can say na merong attractive debt-to-equity ratio ang Megaworld Corporation. So yung current EPS or earnings per share ng Megaworld Corporation ay 0.431, while yung kanilang PE ratio ay 4.71. So meaning, we are paying 4.71 pesos to earn 1 peso, na for me, super attractive. So our computed intrinsic value per Megaworld Corporation is 5.88 pesos. Using the margin of safety na 30%, ang ating buy below price ay 4.12 pesos. So habang ginagawa ko itong video na ito, yung current price ng Megaworld Corporation ay 2.01. So based sa ating computation, still undervalued pa rin ito. So last sa ating listahan, Cosco Capital Incorporated, ang isa sa pinakamalaking holdings company sa Pilipinas. Ang mga business nila ay related sa retail, real estate, wine and liquor, and oil and minerals. So if we check their financials, from 2018 to 2022, hindi naging consistent pataas yung revenue at net income ng company. And based sa ating data, yung 2019, yung pinakamaganda nilang performance, kung saan nagtala sila ng 11.6 billion pesos na net income. And for 2020, bumagsak yung net income ng company dahil na rin ito sa COVID-19 pandemic na naka-apekto naman sa operations ng ilan nilang subsidiaries. Pero ang kagandahan dito, from 2020 to 2022, makikita natin na consistent na tumaas yung revenue at net income ng company. So they have 4.22% na 5-year average growth for the revenue while 19.69% for their net income. So for their equity, makikita natin na from 2018 to 2022, consistent itong umangat. So meaning, the company are invested more kahit sa gitna ng pandemic, which is good. And they have 11.28% na 5-year average growth. At para malaman din natin kung meron bang strong financials ang company at kung kaya ba nilang bayaran yung kanilang short-term debt, kunin din natin yung kanilang current ratio. Para makuha yun, kailangan lang nating i-divide yung current assets sa current liabilities. So yung current ratio ng Cosco Capital Incorporated ay 2.94. Para sa akin, yung good current ratio is between 1.2 to 2. So meaning, merong attractive current ratio ang company. At para naman sa debt to equity ratio ng company, para makuha yun, kailangan lang nating i-divide yung total debt sa total equity. So yung debt to equity ratio ng Cosco Capital Incorporated ay 0.36. Based sa ating criteria, nasa low risk ito. So by that, we can say na merong attractive debt-to-equity ratio ang Cosco Capital. So yung current EPS or earnings per share ng Cosco Capital Incorporated ay 1.02, while yung kanilang PE ratio ay 4.90. So meaning, we are paying 4.90 pesos to earn 1 peso, na for me, super attractive. So our computed intrinsic value for Cosco Capital Incorporated is 9.88 pesos. Using the margin of safety na 30%, ang ating buy below price ay 6.92 pesos. So habang ginagawa ko itong video na ito, yung current price ng company is 5.01. So nagkaroon na siya ng unting upside, pero based sa ating competition, still undervalued pa rin ang company. So ayun lamang guys, sana nakatulong sa inyo itong video na ito. Kung nakatulong man, please don't forget to like this video. At kung bago ka naman sa ating channel, please subscribe and hit the bell button para updated ka sa mga future videos na i-upload natin. Maraming salamat po.